Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At syempre sa ating magpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan, muli binabalik po natin ngayon ang issue tungkol po dito sa China, no? At bago ang lahat, syempre binabati muna po natin ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay at tumututok dito sa ating programa. At syempre binabati din po natin ang ating mga bagong mga subscribers, maging ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nakasubaybay at tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At bago tayong patuloy mga minamahal ko mga kababayan, binabati din po natin syempre ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Sa umaga pong ito mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan ho natin itong katangahan, itong kabobohan ng isa nating senator. Ay hindi naman katakataka kung bakit tanga to at bobo. Nung eleksyon, kung maalala ninyo, etong si Senator Robin Padilla ay inindorso ho natin dito. At ang sabi ko nga, kapag may Robin Padilla sa Senado, may pagbabago. Ang nangyayari ho ngayon, ewan ko sa utak nito, gunggung talaga to. Kala ko may pagbabago, may panggagago pala. Ibiro mo ba naman? Pinagalitan niya yung mga kapatid natin ng mga Coast Guard na nagbubuhis ng buhay para protektahan lang yung ating bansa. Kung hindi ba naman kompletong 100 katangahan ang mayroong ito si Robin Padilla, gusto niya wag humingi ng tulong. Gusto niya wag makialam ang Amerika para magulpi yung ating mga Coast Guard, yung mga Chino na kompleto ng mga kagamitan. Samantalang yung ating mga Coast Guard, kahit nga mga armas nila kinakalawang na, hindi man lang mapalit-palitan. Ha? Samantalang yung mga China, times 10 yung advance ng mga gamit ng mga Coast Guard natin. Kundi ba namang 100 kompletong may katangahan nitong si Robin Padilla? Ha? Biro mo pagalita, ikaw kaya magbantay doon sa karagatan para maintindihan mo kung anong kalagayan ng mga Coast Guard. Hindi makaimik yung mga kababayan nating Coast Guard na nagsasakripisyo ng kanilang buhay dito sa tangang natin, senator. Galit pa siya. Bakit daw hinahayaan ng Coast Guard na tulungan sila ng US? Kung di ba naman isang kompletong 100 kabubuhan meron to? Ha? Para bang gusto niyang palabasin, huwag kayo hingi ng tulong sa Amerika, di baling makatay kayo ng China, huwag lang makialam yung Amerika. Ito nga yung sinasabi nga ni Ka-Percy Lapid nung nabubuhay, pakulang na lang, ipamasaker tayo nito ni Digongyo, na amo naman nito ni Robin Padilla. Diba? Galit ka? Dahil tinulungan ng mga Amerikano sa pamamagitan ng spy plane? Diba? Kung maalala ninyo, nung nagdala ho ng pagkain itong sasakyan ng ating mga Coast Guard para ho
madalhan ng pagkain itong ating mga kababayan na nagsasakripisyo ho para mabantayan lamang yung ating karagatan, abay, di ba ho, nakita ho natin sa video na binobombahan sila, pinapakitaan sila ng malalakas na equipment, armas ng mga China, mismo sa sarili nating karagatan? Nag-react ba si Robin doon? Na nahimik yung Tolonges? Ha? Anak ng teteng ka, gumanap ka pa naman doon sa palabas na Andres Bonifacio, isa ka palang Judas. Pareho kayo ng amo mo, parehong mga traidor. Kalbuhin kita dyan eh. Ikaw lang yung senator dyan na ang buhok parang adik. Ha? Itsura mo, kamukha mo talaga yung mga abusayap. Naturingan kang kong, ano, senator. Sa buhok mo pa lang, para kang adik doon sa kanto. Ha? Alam nyo mga kababayan, ito lang po ang gusto kong sabihin, ano. Nagagalit itong Tolonges na Senator Robin Padilla na tinulungan tayo. Kasi alam ng US na hindi tayo kompleto. Hindi tayo kompleto ng kagamitan. Hindi tulad ng China na nanonobra yung kanilang mga kagamitan. At mga advanced pa, mga high-tech pa. Imbis na matuwa itong Tolonges na ito, aparing gusto niya pang mangyari, sabi niya, hindi niyo ba kaya? Aaminin ko na sa inyo mga kababayan, nahihiya lang ho magsalita yung Coast Guard na talagang hindi kaya. Dahil mas malakas ho ang pwersa at kagamitan ng China kaysa sa kagamitan natin. Dahil kung hindi lang magnanakaw at mga mandurugas yung mga nasa posisyon ng ating gobyerno, matagal na tayong nakabili at mga advance na rin yung mga armas natin. Diba? Kung hindi lang puro magnanakaw at walang yat, mga mandurukot, yung lahat ng official natin dito halos sa ating bansa, matagal na tayong nakabili ng sarili nating spy plane. Ha? Galit siya? Dahil tinulungan tayo ng ano? Ng US? Dahil alam ng US na wala tayong kagamitan katulad ng kanila? Kabubuhan mo, Robin Padilla, isa kang ano, isa kang kompletong 100 may katangahan sa utak. Umalis ka dyan, baka sipain kita. Kung ako'y katabi mo dyan, baka sipain kita, baka matanggal yung pagiging ano mo dyan. Bad boy mo, baka maging good boy ka sa akin. Tolonges na to, tayo na nga tinutulungan. Baka hindi ka nagbabasa ng history, palibhasa wala kang natapos, Robin Padilla. Ikaw lang yung ano dyan, senator na walang pinag-aralan. Sa totoo lang. Ha? Kaya hindi ka taka-taka kung bakit bobo ka. Kaya dapat sa'yo, hindi ka sumasama sa mga ganong hiring-hiring. Ang alam mo lang yung naiisip mo. Pero ang totoo, bobo ka. Wala kang pinag-aralan, mag-aral ka muna. Mas matalino pa yata si Manny Pacquiao eh. Alam yung mga kababayan, ano? Nagagalit itong si Robin Padilla. Oh, ba't hindi mo pagalitan si, ano, si Sarah na mayroong confidential funds na 12 billion? Eh kung yung 12 billion na yan, ha? Inilaan para makabili yung mga Coast Guard natin dito sa ating bansa ng sarili nating spy plane. Eh kahit pa siguro 6, kahit pa 10, kayang bumili para hindi na tayo umasa. Sa totoo lang, nagkukusa lang naman yung Amerika, tulungan tayo eh. Baka nakalimutan mo Robin Padilla noon pa man. Sa pamamagitan ni MacArthur, naging ano, malapit ang Amerika sa Pilipinas dahil walang China na tumulong para ipagtanggol yung ating mga kababayan dito sa ating bansa na makalaya tayo sa pang-aapi ng mga Hapon. Hindi yata to. Gumanap ka pa naman ng Andres Bonifacio yung Tolonges ka, bobo ka pala. Inutil kang ano, ikaw ang pinaka-inutil ngayon dyan na ano, senator na nakita ko. Oh. Manang-mana ka dyan sa senator na best friend mo na wala ng buhok, puro ulo na lang. Tolonges na to. Siguro tinawagan to ng Panginoon niya. Alam ko, ang Panginoon nito si Duterte. Kahit pahimurin sa puwit tong Tolonges na to, hihimot, didila sa puwit niya na to eh, nidigong niyo eh. Tinawagan siguro to, tirahin mo yung ano, yung mga Coast Guard. Bakit? Pakain natin yung mga ano natin. Pakain natin yung mga kapwa natin Pilipino sa mga China. Para maging probinsya. Di ba? Plano nga nila yun eh. Gusto ni Duterte, maging probinsya na lang daw ng China, yung Pilipinas.
Hindi ba naman santambak ng mga traitor kayo? Kung may kapangyarihan lang ako, pagpupugutin ko ulo nyo eh. Ha? Mga santambak kayo ng mga inutil at mga traitor sa ating bansa. Tinutulungan na nga tayo. O sige, tanggalin nyo yung mga bilyon-bilyon na yan na kinukurakot ng mga nasa posisyon na yan, lalong-lalo si Sara Duterte. Ba't hindi ka nagalit? Ba't hindi mo kausapan si Sara Duterte, sabihin mo, ma'am, baka pwede naman dyan sa 12 billion na confidential fund ninyo, baka naman pwede. Yung kalahati, ibigay na natin sa Coast Guard para hindi sila mahirapan. Eh sa totoo lang, dahil puro magnanakaw at mga inutil ang ating mga opisyal dito sa ating bansa, ultimo armas ng ating mga kapulisan, kinakalawang. Ultimo mga armas ng ating mga pandigma katulad ng mga Philippine Army na yan, mabuti pa yung armas ng mga NPA, mga bago, armas ng mga bandido, mga magaganda. Yung mga barel ng ating mga sundalo, puputok isang beses, pagsunod wala na. Kinakalawang na. Kaya minsan takot nang pumunta doon sa operation yung mga police dahil alam nila mas magaganda pa yung armas ng mga kalabang kaysa sa kanila. 'Di ba? Yan ang katotohanan. Mabuti pa yung mga gamit ng mga bandido, yung mga Abu Sayyaf, yung mga MLF na yan. Magaganda, mga bago, dahil sinusuportahan talaga sila. Pero yung ating gobyerno na meron tayong mga sundalo at police dito, at meron mga Coast Guard, meron mga Marines, hindi nila tinutulungan. At tinutulungan nila yung bulsa nila kung paano mapupuno. Mga santambak kayong mga inutil! Nasaan na yung mga utak ninyo? Lalong-lalo ka na, Robin Hood. Ah, hindi ka na si Robin Hood ngayon. Hindi ka na pwedeng tawagin Robin Hood dahil tanga ka. Una sa lahat, bobo ka. Tanggalin mo yung ano, bawasan mo yung buhok mo. Ha? Bawasan mo yung buhok mong tolonges ka. Yan siguro ang dahilan kaya ka nagiging tanga. Ikaw lang yung senator dyan na mukha kang adik. Ha? Bobong to? Bakit may China bang tumulong sa atin? Nung unang panahon na tayo inaapi ng mga ano dito? Hapon? May China ba? Anak, kabubuhan ninyo, palibasa, komunista yung ano mo? Leader ng komunista yung Panginoon mo? Yung utak mo, utak komunista na rin. Tulongis na to. Buti nga may nagkukusa eh. O anong ginagawa ng mga kakampin yung taga-China, di ba? Tinatakot yung mga kababayan nating Coast Guard? Kung ako ang Pangulo, ikaw ang ano, ikaw ang senator, ay bay, ikaw ang ipapadala ko doon sa ano, doon ka tumira, harapin mo lahat ng mga China doon ng mga abusado. Pag may binobombahan na, pag bumomba sila ng tubig sa ano, barko ng mga Coast Guard na ikaw humarap, salagin mo. Ha? So, tambak ka, kompleto kang isang daang inutil. Porkit senator ka, hindi mo na iniisip yung kalagayan ng ating mga kababayan na Coast Guard. O sige, tanggalin nyo lahat, yung lahat ng sweldo nyo dyan ng mga, ano, mga senator. Bigay nyo doon sa ano, pamunuan ng Coast Guard. Bilhin nyo mismo ng sarili nilang chopper. O kaya, yung confidential pan ng Pangulo at saka ng, ni Vice President na 12 billion, kunin nyo yan, doon nyo ilaan. Tingnan kung di makabili ng magagandang armas yan at mga drone at mga spy, ano, plane. Nagagalit kayo sa Amerika? Buti nga yung Amerika kahit hindi natin utusan, handa silang tumulong sa atin, handa silang makiramay. Nung away doon sa Marawi, may China ba na, may mga sundalo ba ng China pumunta doon para tumulong? 'Di ba mga Amerikano din? Santambak kayo ng mga inutil. Yung sabi ni Andres Bonifacio, taong walang utang na loob eh. Matuturing mo ng mga traitor. At kamali tuloy ako. No, inindorso pa naman kita dito sa programang ito. Kapag may Robin sa Senado, may pagbabago. Eh nangyari, kapag may Robin sa Senado, may panggagago. Mga santamba kayo na inutil dyan. Kaya pag mayroong mga hearing-hearing dyan sa Senate hearing, huwag niyo pasamahin yan si Robin Padilla. Pag-aralin niyo muna yan. Balita ko, grade 12 lang yan eh. Pag-aralin niyo muna yan. Huwag niyo isali dyan. Pinalad lang yan dahil ano eh, gumamit ng agimat. Kaya sinuwerte. O baka naman kaya, nagkamali lang yung smart magic.
Eh, sa susunod, piliin na natin. Basta mga kampun talaga ni, ano, ni Digong nyo, walang gagawing mabuti. Inutil na to. Naging senator ka na, huwag mong dadaling dyan yung pagiging, ano, bad boy mo, batukan kita dyan. Huwag mong sabing Robin Padilla ka, baka maging, baka magkapareho kayo ng kapatid mong si, ano, Gandang Hari. Kupal na to. Kala mo, walang lahing bakla. Tatapang-tapangan ka dahil senator ka. Sa akin ka ngayon magtapang-tapangan. Bunutin ko isa-isang balahibo mo. The longest na to. Nagbubuhis ng buhay yung aking mga kababayan. Ha? Nagbubuhis ng buhay yung aking mga kababayan. Diyan sa karagatan na kung saan pagmamay-ari pa ng ating bansa, tapos gaganunin mo lang. Wala ka nga yatang ambag dyan eh. Ha? Baka nakalimutan mo doon sa pelikula ni Andres Bonifacio, supremo ka rin katulad ko. Ikaw lang yung supremo na hanggang pelikula ka lang. The longest na to. Kaya doon sa mga kababayan natin, mga kapatid natin ng mga Coast Guard, huwag niyong paniwalaan tong the longest na to. Pagpasyensyahan niyo na, wala namang pinag-aralan tong senator na to. Dapat to tanggalin to sa komite. Gawin na lang tong janitor. Kala niya, ang dali-dali ng buhay ng mga kababayan natin dyan sa ano, karagatan. Hindi niyo ba alam na tuwing malakas ang ulan, pag may bagyo, halos 10% na lang ang pag-asa na mabubuhay pa sila. Akala niyo ba madaling tumira sa ano, karagatan? Ha? Sa open sea? Na wala silang pwedeng makubi. Buti kung papakano sila doon, padadaungin sila mismo doon sa ano ng ano, mga Chinese. Ha? Ayun nga lang, umiikot-ikot sila, nagro-robing pa mismo sa sarili nating karagatan. Binobombahan pa, tinatakot pa eh. Eh lalo na pag pumasok sila doon, ano kayang kalalagyan nila? Baka kahit damit, wala na sila. Marikisa lahat. Eh sabi ko nga, sana naman kayong mga senator, salamat lang ho ah, dahil hindi lahat ng senator dyan, pareho ng kinakalawang na utak nito ni ano, ni Robin Pidiling. Ha? Di ka na naawa? Hindi naman ikaw yung pumupunta doon, magagalit ka, bakit? Hindi ba kaya? Matagal na. Matagal na. Sa totoo lang, napipilitan na lang yung mga Coast Guard natin. Napipilitan na lang sila dahil sa kanilang tungkulin, dahil sa kanilang sinumpaan. Pero ang totoo mga kababayan, kung hindi lang po magnanakaw at sariling kapakanan ang iniisip ng ating mga nasa gobyerno, magmula sa presidente pababa, kaya po natin makipagsabayan pagdating ho sa mga gadget sa ibang bansa. Pero ang nangyayari, dahil inaatupag po ng mga politiko dating natin dito sa ating bansa ay yung puro pagnanakaw, wala po tayong nabibili, puro na lang ho tayo hingi. Kaya po ang Pilipinas, nagmumukha na po tayong nanlilimos na lang sa ibang bansa. Noong panahon ho ni Noynoy, nang hingi na nga lang ho tayo ng spy plane, pero hindi po yun sa Coast Guard napunta. Sa ibang departamento po yun. Ha? Na dapat sana, dahil lang nangangalaga sa ating buong bansa at umiikot sa karagatan ng ating bansa ay mga Coast Guard, sana pinaprioritize nila yan. Binibigyan ng tinitignan ko may bago ba silang mga equipment, may mga pwede ba silang magamit na high-tech na pamamaraan para mabilis na makapag-report doon sa main. Wala. Kung alam niyo nakita natin doon na video, kung hindi dahil sa tulong ng Amerika o ng spy plane ng Amerika, hindi 'yon makikita. Pasalamat tayo nakita 'yon ng spy plane ng ano, Amerika at nakikita natin kung paano tinatakot, inaapi o binabalasubas ng mga China o Coast Guard ng China yung ating mga Coast Guard. 'Di ba? Tapos magagalit pa tong Tolonges at bobong ano na to, senator na to. Tolonges ka, ay nako. Baka mawala yung pagiging bad boy mo sa akin. The longest na to, hindi ka man lang nag-isip. Buhay na nga ang sinasakripisyo ng mga kapatid ko na yan. Naturingan kang
Ay naku, ewan sa'yo Robin Padilla, naging senator ka lang, akala mo na kung sino ka. Hindi ka na nag-iisip. Ha? Hindi ka nag-iisip. Senator ka pa lang yan, ha? Ay naku. Kaya ito mga kababayan, huwag na tayong pumayag na sa susunod. May isa pang, may senator pa na katulad nito na kumpletong 100 kabubuhan ang mayroon sa utak. Inindorso pa naman kita. Sobrang pagmamalaki ko sa iyo dito. Kapag may Robin sa Senado, may pagbabago. Yung pala, walang utak dahil bobo. Katangahan nito. Kaya mga Coast Guard, binubuo ko sa inyo at ako po'y humahanga sa inyo. At nakikita ko po yung inyong dedikasyon. Kaya lamang po, may mga tanga talagang nasa gobyerno, gusto lang umepal, gusto lang magpasikat, gusto lang pumapel. Bakit hindi yung mga kapwa mo senator at hindi yung matataas na official na mga magnanakaw ang tirahin mo Robin Padilla kung talagang ikaw ay lalaki, talagang ikaw ay para sa bayan? Dahil kung ako ang nasa posisyon mo, sabi ko nga eh, pag naging senator ako, magsusuntukan tayo dyan kung sino yung mga siraulo dyan sa Senado. Maniwala kayo sa akin, yan ang huwag nyong ipagdasal na makarating ako dyan sa Senado. Dahil pag nakarating ako dyan, sabihin ko sa inyo, first time in the history, mangyayari dyan. Ay, magpapaluan tayo dyan, maniwala kayo. Magsusuntukan tayo dyan pag may nakita ako mga kasama kong senator na mga sip-sip sa mga amo nila. Kulang na lang, humimod sa puwet. Ha? Tulongis kayo. Ba't hindi yung mga kurakot dyan ang anuhin mo? Oh, ba't hindi sila yung harapin mo? Oh, ano ba magagawa natin sa Coast Guard? Imbis na pagalitan mo yung Coast Guard, tanungin mo kung anong pangangailangan nila, bakit ganun? Bakit hindi nila kayang gawin? Eh kulang nga eh. Wala ngang budget yung Coast Guard dahil hindi naman binabudgetan eh. Mas binabudgetan pa nga na mga walang niya at mga walang pusong mga politiko na yan, yung sinasabi nilang confidential funds. Ang lalaki ng confidential funds nila, 12 billion. Sa Pangulo, 12 billion sa Vice President. Saan nila dadalhin yan? Paghahanda para sa susunod na eleksyon, nandiyan dyan uli sila sa kanilang pwesto? Para sa susunod na eleksyon, meron na naman silang ibabayad sa Smart Magic? At sa mga tao na mukhang pera? Diba? Yan naman ang katotohanan eh. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dito. Dahil ang focus ng programang ito, ha? Gisingin at ipamukha sa mga mukhang perang mga politiko dyan kung ano nangyayari sa ating bansa, kung paano napapabayaan yung ating bansa. Ay, nasaan si Marcos ngayon? Diba? Naghahanda, pumunta sa ibang bansa dahil daw eh meron siyang speech pero hindi niya nakikita yung kalagayan ng ating mga kababayan dito na hirap nang bumili ng bigas. Na dati, kumakain talaga ng kanin araw-araw pero ngayon naglulugaw na lang. Kasama na ako dun. Kanina lang naglugaw ako. Dahil nung nakita ko yung nalagyan ng aming bigas, kalahating kilo na lang. Ha? Napagsinain ko yan, mamaya o bukas, wala na kaming kakainin. Hindi na rin ako bumili ng ulam. Kahit toyo. Inasinan ko na lang sabay lagay ng magic syrup. Yan ang katotohanan. Nagmisto lang ang kulay tutong eh. Oh, eh kung mura ngayon yung bigas, di sana mayroon pa akong kakainin ngayon na kanin. Ha? Kung hindi pabaya at hindi mga inutil yung ating mga nasa gobyerno dyan, yung mga senator kasi dyan, magagaling lang magpapapel. Kung ako sa inyo, maglakad kayo sa mga palengke, tignan ninyo at pagsasampalin ninyo yung mga nagtatago dyan ng mga bigas. Ha? Yung lahat ng mga senator dyan, magsilabas kayo, tignan ninyo yung mga bodega naglalakihan dyan na nagtatago ng mga bigas, pagsasampalin ninyo yung mga may-ari. Ha? Kundi ba naman kayo, kompletong isa't kalahating 124 at 1/4 na katangahan. Mga inutal kayo. Puro sisi kayo. Eh dapat sisihin dito kayo. Dahil kayo ang nagnanakaw ng pera. Ah. Sisisihin nyo, Coast Guard. Alam nyo sa totoo lang, may napanood nga ako eh, hinahabol ng pulis yung kriminal. Pagbaril niya, aba hindi pumutok. Baliktad nangyari, alam niyo kung ano nangyari? Yung pulis ang bumulagta.
Dahil nung tinira din siya ng suspect, ang ganda ng putok, automatic. Pero yung sa police, awa, hindi pumutok. Eh kaya pala hindi pumutok, kinakalawang na. Eh kung di ba naman sa tambak ng mga magnanakot, mga inutil yung mga nasa katungkulan natin dito sa ating bansa. Kaya sabi ko sa inyo, maghanda-handa kayo pag ako'y nakatungtong dyan sa Senado, ipanalangin yun, hindi yan mangyari. Dahil pag nangyari yan, pagsasampaling ko kayo. First time, maniwala kayo, magkakarambulan tayo dyan. Magbabatuhan tayo ng bangko dyan. Hindi ko palo yung mic sa ulo nyo. Ha? Eh hindi, tinatarantado nyo yung mga kababayan. Alam nyo, mahal na mahal ko ang bansang ito. At kailanman hindi ko hahayaan na maapi. At lokohin nyo na lamang yung mga kababayan ko sa bansang ito. Ha? Mahal na mahal ko ang bansa ko. Kaya habang ako'y nabubuhay, tandaan yan. Ipaglalabang ko ang buhay ko. Ang buhay ko, ang buhay nyo. At ang karapatan nyo. O, nag-Robin Padilla na ako. Ha? Ano pang gusto nyo? Tandaan yan. Habang nandito ang programa nito, hindi ko kayo titigilan. Alanganin Paquito Diaz at saka Fernando po yun ah. Di ba? Mga kababayan, pasensya na ho kayo. Ayoko lang ho talaga na naagrabyado yung ating mga kababayan na totoong nagbubuhis ng buhay. Ako sang ayon ako kung kumpleto ng kagamitan yung Coast Guard, may sariling may budget, tapos nabilhan talaga kahit apat lang na spy plane. Sang ayon ako sana rito kay Robin eh. Pero wala eh. Oh, yung mga kapgo natin diyan sa Samar, nag-text sa akin. Nung sila daw yung nag-operation, papunta doon sa Rosario ba yan? Diyan daw sa unahan lang daw ng Labyasares. Samar. Northern Samar. Abi, papuputukan na daw sana nila ng yung mga MPA. Abay doon sa limang Armalite, dalawa lang ang pumutok ng maganda. Samantalang pinapaulanan na sila ng magagandang armas ng MPA. Hindi nyo ba nakikita? Kayong mga nandiyan lang kasi sa opisina, puro lang kayo dada. Ha? Puro lang kayo pasikat, kayong mga senator kayo. Pera lang doon sa mga tunay, ha? Si Mama Antiveros, idol ko yan. Magaling yan. Walang sinisino yan. Kahit si... Tinatanong nga yan si Sarah, di ba kasagot si Sarah kung saan dinala yung 100 mahigit na milyon? Hindi makapagsalita si Sarah, so palpal siya kay Tuberos. Halata mo talaga na may ginagawang hindi maganda to si Sarah. Sa totoo lang, huwag na po kayo magbulag-bulagan. Sa itsura lang ho ni Sarah, halata na ho na may hindi ho ginagawang maganda to. Sa ibang araw, tatalakayin ho natin yan. At hindi natin palulusutin ang lahat ng mga kasamaan nito ni Sara Duterte. Dito muna tayo mag-focus dito sa idol ko. Idol pa naman kitang tolonggis ka. Wala pang election, ini-endorse kita dito lagi kapag may Robin Padilla sa Senado. May pagbabago. Ang nangyayari ngayon, tinatarantado mo yung mga taong bayan. Gusto mo lang magpapapel. Ha? Ang kayang-kaya mo pagsabihan ng masasakit. Yung mga nasa baba, yung mga sumusunod lang sa utos ng mga opisyal. Ba't hindi mo harapin yung ano? Ha? Bakit walang, ba't di mo tanungin yung mga kasama mo dyan, yung mga nag-aano ng budget? Dapat tanungin mo. Bakit walang, mga kapatid, bakit walang spy, sarili tayong spy plane? Para malaman mo kung bakit kinakailangan. E buti nga nandoon yung mga US na yun. Paano kung pinagkakatayan doon, pinagbabarilan doon, pinagmamashinggan yun, di wala tayong ebidensya. Bigla na lang mawawala yung mga Coast Guard na hindi natin alam. Kaya isa lang yung masasabi ko sa mga kapatid natin sa Amerika, na tumutulong ho palagi sa ating mga Coast Guard.
na lumilibot po mismo sa kung saan nandiyan din yung mga walang niyang China na yan. Ito lang yung masasabi ko, no? Paano ko ba sasabihin? Mukhang, teka, dapat English eh. Mapapalaban yata tayo sa English nito. Bahala na. To our US Air Force brothers, please don't get tired of helping our Philippine Coast Guard brothers and who give their lives just to defend our own country. Ah, oh, di ba? Nakapag-English din. Even do they lack the equipment to defend our country against the Chinese Coast Guards who are harassing and seizing our territory. Oh, kaya ayoko, nagagalit ako, nakakapag-English ako. Oh, tagalid nga lang. Eh, kayo nang umintindi, kayo eh. Eh, buti nga kayo, nandiyan lang nga. Ako nandiyan dito eh, hirap-hirap kayo dito. Ha? Oh. Buti na lang, meron ako nakatago na 124 na English na hindi ko pa masyadong nahahasa, medyo mapurol pa eh. Okay, doon naman sa mga Chinochi, ha? Makinig kayo sa akin. As for the Chinese Coast Guards who are harassing my PCG brothers, listen to me. To all the Chinese Coast Guards, if you have nothing to do in your life, don't grab what is not your territory. And don't harass my Philippine Coast Guard brothers. Gusto nyo, suntukan na lang eh. Ay, teka, hindi nga pala nakakaintindi ng Tagalog to. Paano ko ba sasabihin? Do you fight me? Yeah, I fight you. If you not fight me also. Ha? Huh? Do not use your high-tech gadget. Because I have two hands, the left and the right. Istiyawa kayo. Ha? Mali pang kolera mo. Ha? Mga mo itlog. O ano ang gusto niyo? Ha? Mano-mano na lang. You want me boxing you? Ha? You want me boxing you? Boxing me. Wala na, nagkarambul-rambulan na yung ano ko, English ko. Mga China na to. Bakit magaganda yung ano nyo? Bago po tayo magtapos muli, gusto ko pong magbigay ng pasasalamat to. Very tuloy. Parang biri-biri. Thank you so much, US Air Force, na tumutulong ho sila sa ating Philippine Coast Guard. Dahil kung hindi po sila tutulong, kawawa po masyado yung mga kababayan natin na Philippine Coast Guard na nagbubuhis po ng buhay na kahit hindi po kompleto yung kanilang mga kagamitan tulad ng mga Chinese na nagaharas sa kanila, sila po ay nagbubuhis ng buhay na hindi naman nakikita at napapansin nitong mga ibang mga senator dyan, katulad nitong isang Tolonges na nagmamarong marunungan na wala namang alam, ha? Ginagamit yung posisyon niya para lang magpasikat. Hindi naman siya yung nagbubuhis ng buhay doon. Ha? Again, in the US Air Force, we continue to ask for your help so that you can still support our PCG brothers who are being harassed by the Chinese in the ocean when our country is in position. Because our PCG does not have enough skills and equipment to fight against the Chinese Coast Guards with powerful equipments, our government cannot buy a spy plane because almost all politicians in our country thieves and corrupt. They only think about themselves. Once again, thank you very much to the US Air Force. Napapalaban tuloy tayo sa English yan dito. Pagtiyagaan nyo na ho. Dahil ito lang ang kaya ko. Kaya sana pag-isipan ho ito, ha, ni Robin Padilla. Ha? Idol pa naman kitang Tolonges ka. Kung pagsalitaan mo yung mga Coast Guard, para kang kung sino ka. Ikaw kaya pumunta dun sa dagat na ito, kayo mga humarap dun sa mga ano, Chino. Ha? Salita kayo, kala nyo basta lang nagbubuhis ng buhay yung mga kababayan kong Coast Guard dyan.
Di nyo alam, yung mga pamilya niyan, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kinakabahan kung makakabalik pa ba yung mga pamilya nila na inassign dyan para harapin yung mga tolongis na Chinese na yan. Kaya mga kababayan, muli sinasabi po ng iyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.